bird on a tree. I'm just sitting here. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sabi nila, iba daw ang mga millennials. Hindi daw namin kaya mabuhay sa mundo nila. But I beg to disagree, kahit pa sabihin naglipa na yung makabagong siyensya na yan, na nandyan na yung cellphone, nandyan na yung mga internet at ang social media, syempre, iba pa rin yung maitutulong ng mga melinya na katulad ko. Mga kaibigan, natatangi po ang pagtatanghal natin sa gabing ito. Dahil makabago at nagpapanahon ang tema at paksa ng ating programang Game of Love. Pero hindi po laro ang Game of Love. Ito po ay kinapapalooban ng mga kasaysayan ng pag-ibig sa makabagong panahon. Sa panahon ito ng pandemya, yung tinatawag nating New Normal. Ano po ba yung new normal na sinasabi? Siyempre, alam na nating lahat dahil tayo ay nasa panahon ngayon ng pandemic. Panahon tayo ng COVID ngayon. Kaya, meron na tayong tinatawag na social distancing. Yung pong hindi pwede lumabas at kung hindi rin naman kinakailangan lumabas ng mga bata from 0 to 21 years old at yung mga senior citizen na from 60 and above. Bawal po tayong lumabas. Bawal pong lumabas. At kung lalabas man, kailangan wear your mask. Nakamask kayo dapat. At yung social distancing. At ito rin pong panahon na to, pinagbabawal yung mga kasiyahan tulad ng pagsiselebrate ng birthday o yung makikipiesta ka, yung makikiparty ka. Bawal po yan ngayon. So yan po yung tinatawag nating new normal. Pero alam ninyo, sa mga kabataan, lalo na sa mga kababaihan na darating sa edad na 18, pinangarap po nila na magkaroon sila ng party o yung tinatawag nilang debut. Kasi itong edad na to na 18, maaari na po silang ligawan. Kaya naman, excited ang mga kabataan na ma-celebrate nila ang kanilang debut. Pero paano nga? Nasa new normal na tayo na iba ang ating panahon ngayon dahil panahon nga ng pandemya. Mga kaibigan, ako po si RAQUEL MONTEZA. Naanyayahan ko po kayong samahan ninyo ako at panoorin natin ang nakakikilig na serye sa makabagong paglalahad dito sa ating programang Game of Love. Happy birthday, Ate Kai! Legal ka na, ate! Miss you na! Uy! Thank you so much, Ren! Akala ko hindi ka makakatawag. Ikaw, ah. Nilaloko mo ako, ah. Sabi mo, busy ka. Hindi kaya. Siyempre, birthday mo to, ate. 18th birthday pa. Special to. Gagawa namin yan ng paraan. Naku! Weh, totoo ba yan? Ito talagang bata ka. Kamusta naman? Kamusta? Okay lang ako, ate. Ikaw ba? Ah, ate, by the way pala. Remember that bag? Yung nakita natin nung nagsha-shopping tayo? Yes. Chanel! Maganda ba? Ang ganda! Ayun Bilip yung... Bilip na, ate. Para sa akin. Ayun yung pinakagusto ko. Ang ganda! Hindi ko siya para sa akin, te. Para sa'yo? Akala ko para sa... Joke lang! Siyempre para sa'yo, ate! Birthday mo kaya! Ikaw talagang bata ka! Napaka-pilya mo talaga! Ikaw, bakit mo binili yung bag na yun eh, ang mahal-mahal nun? Siyempre, ate, gusto ko happy ka! Birthday mo ngayon, no? Tsaka pandemic, diba? Yes! Eh, ang mahal-mahal kasi nun. Na-appreciate ko naman kahit small things lang yan. Okay na sa akin yun. Eh, syempre, pinag-ipunan ko yun. Nakita ko kasi gustong-gusto mo talaga siya eh. Oh, siya. Thank you very much. My God. Sobrang happy ko. Anong wish mo? Wish ko? Syempre. Wish ko sa sarili ko is
maging successful ako, and wish ko din na sana ma-meet ko na kayo in person, kasi hindi tayo nagka-meet ngayon dahil sa pandemic. Masa-celebrate din natin tong debut mo, ate. Kaso... Oh, but kasi... Baka na celebrate ngayon eh. Ay nako, ate. Alam mo naman may pandemic ngayon eh. Do you want us to get kulong ba? Diba hindi naman? Alam mo naman, ang dami na natin pinlano, diba? Pwede pa naman natin to ituloy pagkatapos nito, ate. Ayaw mo ba nun? Mas marami tayong maiipon, mas marami tayong mapaghahandaan. Eh di mas bongga, diba? Gusto ko sana, kaso, paano naman yung binayaran na natin na venue? Sa catering, diba? Pwede naman natin kontakin yun, ate. I'm sure naman maiintindihan nila kasi pandemic naman, diba? Ka-lockdown tayo, wala tayong magagawa. Pero gusto ko talagang i-celebrate to ngayon eh. Pwede naman alam natin. Alam naman na tong araw na to, ito yung pinaka-pinaka gusto kong mangyari. Itong day na to. Nangyayari na nga, ate. I mean, gusto kong mangyari is, alam mo yun, yung may party, isasayo ako ng 18. Pero alam mo naman, di ba, ito yung pinaka gusto kong mangyaring celebration sa buong buhay ko. Kasi, di ba, gusto kong makaranas ng iba rin naranasan ng mga babae na nag-18th birthday, nagkakaroon ng debut party. Like, isasayo ako ng 18th roses ko, tapos bibigyan ako ng regalo ng mga 18th kids ko, tapos, di ba, bibigyan ako ng dedication message ng 18 candles ko. Tapos, siguro yun yung panahon na mabubuo yung pamilya ko. Isasayaw ako ng papa ko. Kaya gustong-gusto kong mangyari yun, Celine. But... Naintindihan ko, ate. Pero kasi, di ba, hindi talaga natin pwedeng ipilit kasi maraming magiging komplikasyon, ate. Tsaka, pwede naman natin itong i-celebrate next year, di ba, sinabi ko naman. Mas papabonggain pa natin today. Tiwala ka lang. Huwag ka pang inaano ang loob, ano ka ba? Eh, I wanted to celebrate today nga kasi. Tignan mo, nag-ayos pa ako. Eh, kasi nga ate, paano natin to gagawin, di ba? Hindi talaga po. Pero gusto ko talagang i-celebrate to ngayon, promise. Eh di sana mabubuo tayong circle of friends, yung mga tropa natin. Makakasama natin ibang kamag-anak natin. And syempre, makakasama kita ng personal kasi sobrang miss na kita. Oo nga ate, may miss na rin naman kita. Pero kasi nga ate, hindi pa nga pwede. Hayaan mo ate, kapag natapos na tong lahat ng to, naku, magpapabook talaga ako ng resort ate. Isang linggo para sa'yo. Huwag ka nang malungkot. Sana nga pwede mangyari ngayon yan eh. Ang dami kong inayos. Nag-prepare pa ako ngayon. Akala ko pwedeng matuloy ngayon. Di ba sabi mo, gagawin natin ang paraan to na pagkasunduan nating magkakaibigan? Ate, sa tingin mo paano natin to gagawa ng paraan? Gusto mo bang makulong tayo, ate? No ka ba? Tsaka ate, ganito na lang. Hindi lang naman ikaw yung mag-18th birthday ngayon, ate. Ganito na lang. Maging thankful na lang tayo kasi nakakapag-usap pa tayo, ate. Meron pa tayong nakakain, meron pa tayong natitirahan, kakausap pa tayo, nakakasama natin yung mama natin, di ba? Eh, gusto ko nga talaga i-celebrate to ngayon. Alam mo namang, ito yung pinakahihiling na araw ko eh. Ay, nako, ate. Mahirap nga kasi yung sitwasyon ate ngayon eh. Sa tingin mo, ate, paano natin magagawa ng paraan? Online yung party natin. Naintindihan. Naintindihan ko, ate. Kaya lang, paano nga kasi? Ayun nga eh. Sabi mo kasi di ba gagawa niyo ng paraan? Eh, ate, kung pwede lang kami pumunta dyan ngayon, gagawin talaga namin. Alam naman namin kasi kung gano'n ito ka-special para sa'yo eh. Nangako kayo noon. Sabi nyo,
gagawin namin lahat. Itutuloy namin to kahit anong mangyari. Pero, bakit parang ayaw mo namang ituloy? Bakit parang namang ayaw nyo? Naiintindihan ko talaga, ate. Pero kasi, mga minor pa tayo, ate. I mean, kami. Di ba paano kami pupunta dyan? Intindihin mo rin ka. Saan celebrate ngayon? Special birthday ko to eh. Oh, alam ko, ate. Gawan na lang natin ng paraan. What if kontakin na lang natin yung iba nating friends? Palagay mo? Kasi ate, hindi talaga tayo pwede magtipon-tipon sa isang lugar. Kung gusto mo, mag-video call na lang tayo, tapos doon tayo mag-party-party. Ano? Kasi ate, mahirap talaga. Video call? Eh, hindi nga nila naalala yung birthday ko. What do you mean, ate? Hindi naman sila bumati sa akin eh. Ano na? Tanghali na. Ate, alam mo. Nilipas na naman yung hapon. Paano kung di nila ako batiin? E di it means, kinalimutan talaga ako. Hindi ganun yun, ate. Means hindi ako importante. Huwag ka muna panghinaan ang loob, ate. Hindi pa tapos yung araw. Malay mo, di ba? Meron palang surprise. Surprise? Eh, hindi nga kayo makapunta dito. Tapos surprise pa. Ate. Huwag ka muna magsalita ng ganyan natin hanggat hindi pa natatapos yung araw, ate. Huwag ka masyadong nega, ate. Malay mo, di ba? Alam mo naman ito yung chance, di ba? Chance? Yung kay ano? Kay... ano kaya yun? Ano yun ulit, ate? Yung chance na ano? Ano? Paano ba sasabihin ito? Yung kay... Jan? Kay Jan? Ah! Ayan naman pala gusto mo matuloy ito, ate! Eh, ano ba yan? Hindi mo naman kaagad sinabi. Ate! Ganito kasi. Malay mo, ate, di ba? Meron palang surprise kami sa'yo. Huwag ka na masyadong malungkot. Ito naman, oh. Uy, ate! Cheer up ka na! Ano ba yan, eh? Nag-ayos ka ngayon, ate, oh. Huwag ka umiyak. Alam mo naman kasi na... yung... pinaka-special na araw na gusto kong mangyari. Ito na yun eh. Makakaamin na ako sa kanya. Masi-celebrate natin na po yung birthday ko. Ate. Makasama tayo magkakaibigan. Yun po, ate. Huwag ka nga umiyak. Undas ba ngayon, ate? Nakakalimutan mo, ate, birthday mo ngayon. Huwag ka nga umiyak dyan. Ate. Kasi, ano? Ito, inaganda ko kasi ito eh. Nag-ipon ako ng lakas ng loob. Ate. Magagawa pa naman natin yan next year, ate. Di ba meron naman kayong communication? Paano kung wala nang chance? Paano kung huli na pag umamin ako sa kanya? Alam mo namang siya yung ultimate crush ko, di ba? Ate, wag mo kasing isipin ganyan, ate. Hindi mo ko naiintindihan. Hindi mo ko naiintindihan. Alam mo, ganito na lang. Antayin natin bago matapos yung araw. Sure ako magbibigay yan ng greetings niya, ate. Huwag ka nang malungkot. Ano ba yan eh? Alam mo naman, ayaw kita nakikita umiiyak. Ano ba naman? Paano hindi ako umiiyak? Paano hindi ako malulungkot? Eh, sarili pamilya ko nga hindi naalala yung birthday ko.
Kasama ko sila sa bahay. Hindi malaupin, ate. Happy birthday, anak. Happy birthday, ate. Hindi malaupin, ate. Ate Kai, imposible naman nilang kalimutan yun. Uni ka, iha. Oh, 18th birthday mo pa. Baka naman mamaya, may pinaghahandaan lang sila. Eh, di sana kanina pa nila ako pinati. Hindi nga nila ako pinapansin dito eh. O diba? Tignan mo, ang suspicious naman nun, diba? Kung hindi ka pinapansin. Ate, hanggat hindi pa natatapos yung araw, huwag ka munang umiyak. Ano ba naman, oh? Look at the brighter side. Nag-ayos ako. Nag-prepare ako. Inanda ko yung lakas na loob ko. Tapos, lahat na pinlano natin. Wala ano. Wala ano. Ate, hindi naman dito matatapos lahat ng yan. Pwede mo pa naman gawin lahat ng yan, ate. Ang problema lang kasi, ah, hindi tayo pwede mag-celebrate sa labas. Alam mo naman may social distancing. Anong magagawa natin? Hindi mo kasi alam yung pakiram ko. Yung birthday mo yun. Paano kung next year hindi ko pwede ka-celebrate? Kasi may mangyayari. Paano? Paano kung next year may nagmamayari na sa kanya? Paano yun? Ganito kasi Ate Kai. Huwag mo munang problemahin yung mga hindi pa nangyayari. Paano yun? Nangyayari Ate. Gawin mo! Wala namang pumipigil sa'yo eh. Hindi ko kasi magawa eh. Kasi nga ang pinagutan ko talaga yun kapag isa sa'yo na ako. Ano kung ma-recheck niya lang ako, di ba? Ate, hindi mo malalaman kung hindi mo gagawin. Di ba? Palagi mo lang sinasabi sa akin yun. O bakit ngayon nagkakaganyan ka? Eh kasi nga, hindi ko mag-celebrate yung birthday ko ngayon. Ate, ganito ba? Kaya mo gusto ituloy tong party na to? Para masabi mo sa kanya yung nararamdaman mo, ganun ba? Oo! Kasi, isang taon yun. Isang taon na tayong magkakakilala. Gusto ko lang naman ang mami ni. Kasi alam mo lang ang ultimate crush ko siya, di ba? Eh di umamin ka, ate. Wala namang problema doon. Eh kung natatakot kang ma-reject, just so be it, di ba? At least, nasabi mo yung nararamdaman mo. Huwag kang matakot, ate. Nandito lang kami para sa'yo. Hindi lang naman siya yung lalaki sa mundo, ate. Ano ka ba? Oh, my God, I just know. Crush ko yun eh. Wala kinder pa lang tayo eh. Tapos... Naiintindihan ko. Wala lang chance kasi... May pandemian ko, yung mga yun. Hindi ko alam kung yeah. Babatiin niya ba ako o hindi. Kasi hirap eh. Ate, hindi ba natatapos yung araw? Babatiin ka pa niya na mga ba? Ganito ate, may sasabihin ako sa'yo. Secret lang natin to ah. Ayun, ito talaga makita kang umiiyak eh. Ayun. Nasira na yung makeup ko. Simula kinder, di ba? Classmates na tayo. Oo. Eh, nagpapasin ko na kasi talaga eh. Simula nung nag-high school tayo. Masyado nang nagiging clingy sa'yo si John. Tapos, lagi kanya binibilan ng lunch. Nahatid ka pa niya. Ano kaya yun, ate? Naisip mo ba yung naisip ko? Hmm.
tingin mo yun, ate? Naiisip ko yun, syempre, pero... Ano yung pinakatakot mo, ate? Eh, kasi di ko mo, pinakot kayo eh. Sa lahat, sa ating magtatropa. Napaka-gentleman niya. Lagi niya tayong pinisecured kung si pa tayo nakauwi or hindi. Diba? Deny. Ate, nandun ako parati. Nakikita ko sa mata niya. Paano kasi kung... Alam mo na rin yun, ate. Nararamdaman mo yun. Ayoko kasi bigyan ng meaning. Alam mo yun kasi takot. Natatakot si ate. Natatakot ako. Alam mo kung paano mawawala yung takot mo? Umamin ka naman yung talaga. Wala sino unang aamin, ate. Doon at doon din babagsak yun. Nakikita ko na may... Eh, kasi nga... Paano kung pag amin kong yun, masasaktan din ako. Parang nagdadalawang isip ako kung aamin ba ako o hindi. Yan naman yung mga what ifs mo. What if hindi niya ako... What if hindi ganito yung nararamdaman niya para sa akin? Ate, umamin ka na lang. Di ko kaya nang wala kayo. Ate, nandito lang kami parati sa likod mo. Support lang kami sa iyo. Ano ka ba? Ito naman, oh. Kinakabahan talaga ako kasi ikaw eh. Ate, kaya mo yan. Andito lang kami parati kung parehas kayo nararamdaman. Eh di, we're happy for you, for the both of you. Diba? Eh, mag-give naman kung di na, kung kaibigan lang talaga yung trato niya sa akin. Or nakababata niya lang kapatid, di ba? Sige eh, di na, awkward man. Sige na, ate, i-deny mo lang ng i-deny. Alam mo yan sa sarili mo, ate. Mararamdaman mo yun. Oo nga, sabay niya tayong hinahati. Oo, lahat tayo binibigyan niya ng lunch. Pero mas marami yung sa'yo, may extra pang itlog. Ano kaya yun? Huwag mo na ang deny. Obvious naman, ate. Eh, gusto ko masaya, pero... Ay, naku, ang dami talaga what if sa akin. Alam mo naman, ngayon mag-18 ako. Ate, hindi na talaga matutuloy yung party ngayong taon. Tanggapin na natin yun. Eh kung ang gusto mo talaga umamin, bakit hindi? Meron namang video call. Diba? Wala namang imposible, ate, kung gusto mo talagang mangyari. Huwag kang matakot, ate, nandito lang kami para sa'yo. Sure ka ba na wala pa siyang pinupormahan iba? Sure ako, meron siyang pinupormahan. Sure ako, ate, na ikaw yun. Alam mo naman yun eh, sino mo? Hindi ako yun! Alam mo, ikaw nakakainis ka, papaiyakin mo ako tapos pa, matawanin mo ako bigla. Di na kita makakintindihan din. Ayun. Ate, ano ba kasing kinakatakot mo na marireject ka? Oo. Kasi baka sabihin niya, marireject ka. Ayun, friendship namin, di ba? Nakakatakot kaya. Alam mo ba kinakabahan ako ngayon? Yung kamay ko ng lalamig. Ayaw mo masayang yung pinagsamahan nyo. Pero hindi naman yan masasayang, ate. Eh, paano nga kasi kung... wala talaga siyang gusto sa akin. Paano kung wala siyang gusto sa akin? Paano kung ganun talaga siya sa lahat? Ano ba yan, ate? Hindi mo malalaman yun kung hindi mo sasabihin nararamdaman mo. Pero... Sure naman ako pareho kayo nararamdaman. Kitang-kita ng kaming lahat yun. Kahit itanong mo pa sa lahat ng kapag natin. Na crush niya rin ako? Na may gusto rin siya sa akin? Hindi nga ba nagigits? O nagpapakabulag ka lang talaga?
ayoko kasing ano, mag-assume. Kaya hindi ko maintindihan. Hindi ko kasi maintindihan yung ginagawa niya. And ayoko magtanong. Eh, Ate Kai, birthday mo ngayon. Nag-check ka ba ng social media accounts mo? Ano ba yun? Social media? Chinek mo na ba? Baka naman puro emote ka dyan. Ay mo, Shucks! Shucks! Oo ka pala! Eh kasi diba? Naman. Si Arte, dalihan mo na, dalihan mo! Alam mo namang ano eh. Alam mo naman kung pinaghahandaan ko talaga tong araw na to, kaya hindi ko na napansin yung phone ko. Grabe. Eh, sinasabi ko sa'yo, iyak-iyak ka agad dyan eh. O, dali na, check mo na. Okay. Ito na, iti-check na. Ito na. Ano ba yung cellphone ko? Teka lang ah. Ano pa rin? Cellphone mo. Yan na. Happy birthday, Sky! I'm wishing you all the best in life, and I hope you enjoy your day. God bless you always, and take care. Once again, happy birthday! Happy 18th birthday, Sky! Welcome to adulthood. Enjoy your day. God bless you. Happy 18th birthday, Sky Love! I wish you all the best. At syempre, sana ma-enjoy mo din ang iyong araw. Once again, happy birthday. Love lots and enjoy your day. Hey, Sky! Yung gift ko, pinila ko nyo dyan sa Philippines. You know naman, I'm so busy. Nasa US ako ngayon. Wish you all the best. And stay pretty and hot like me, you know, para mas maraming boys. Ako nang bahala sa party mo pag uwi ko dyan. I know naman you're so kurikot. Yan, mag-shopping ako ngayon. And bye-bye na. Keep safe always. See you soon. Love ya. Hi, Sky. Happy birthday to you. Stay pretty. Stay with a good health. More blessings to come. Just for now. Enjoy your day. Soon, babawi ako. Ano naman, pandemic na yun. Babawi ako soon. Stay with a good health. Nagkikita pa tayo. Hi, Ate Sky. Happy birthday. Wish you all the best. Stay kind and beautiful. Kita ko palagi. God bless. Happy birthday, Sky! Pasensya na, nakamas ako. Nandito ako sa labas eh. Then, see you soon. Happy birthday ulit. Happy birthday, Sky. We miss you. See you soon. Happy birthday, Sky. See you soon. Umaga, nagiging gabi-gabi, nagiging umaga. Baliw na nga yata ako sa ganda mong pandayo at tutak mong matalino. Dahil nga pinili mo ko nang hindi nagaling lang ang kaya Pexman. Hindi kita iiwan. Kinikilig niyo. Hindi kita sasaktan ng mahalin ka. Yun lang ang tangi kong alam. Sinasabi ko sa'yo eh, puro emote ka kasi. Itsura mo, te. Ano, iyak ka pa. Di mo naman sinabi. Ay, nako, ate. Cellphone muna una, diba? Di mo sinabi to. Pinatili na ako. Ay, iyak ka na naman. Yan, lesson learned. Hello, ko siya yun. Hello na. Thank you so much. Huwag ka na umiyak. Kasi namin tayo, anong tanga? Ano ba nang yung Ba't kayo mo lang sinabi to? Ba't kayo mo lang sinabi? Ayoko na kami nabasa lang. Birthday mo kaya? Ano ka ba da? Millennials tayo, te. Uso na yan, pagkagising, cellphone agad, di ba? Ay, naku. Super makaluma. Ikaw kasi, bakit kasi sa Gmail mo pinagsi
Vicente. Hindi ko talaga makikita yun. Gmail niyo pa sinend. Tapos, alam, wait lang, may nakalimutan ako panoorin. Kasi, parang. Yeah, iyak pa more. Lalabas naman yun sa notification, ate. Ikaw talaga, oh. Inajoke mo ata ako, eh. Inikilig ka na, no? Ewan ko sa iyo. Livia, alam niyo ba ang debut noong unang panahon at hanggang ngayon ay isang pinaka-aabangang okasyon ng mga dalagang Pilipina? Kasi ito yung panahon na ang dalagang Pilipina ay magiging isang ganap na babae na. Ang ibig sabihin, eh pwede na silang ligawan. Ito yung celebration para sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan sa lipunan para maipakilala sa lahat ng mga kapamilya at mga kaibigan na ang kanilang anak ay maaari ng ligawan. Yung pala yun, no? Ang iba naman sa ibang bansa, iba rin yung kanilang pagpapakilala sa kanilang mga anak na dalaga. Katulad sa Spain o sa Mexico, tinatawag yun na quinceañeras. Yun naman eh, pagdating mo ng edad na 15. At sa Amerika naman, yun naman eh, kung tawagin eh, sweet 16. Yan eh kapag ikaw ay naging 16 na. Pero dito sa Pilipinas, alam mo, ang usually ang nakakapag ano lamang ng debut eh yung karamihan yung mga may kaya sa buhay. Kasi ang ginagawa nila, nako, meron tinatawag na 18 roses, 18 candles, at meron ding cotillion. At nako, may mga talagang sobrang garbo, kaya hindi birong gastos ang nangyayari kapag debut. Minsan, may mga babae rin naman kapag nagde-debut, mas gusto na lamang nilang mag-abroad o kaya ay magpunta sa ibang bansa kasama ang kanilang kaibigan o kung sino man yung gusto niyang makasama. Yung iba naman, may hingi na lang ng isang mamahaling regalo. But whatever it is, sa panahon ngayon ng pandemya, paano mo i-celebrate ang birthday mo? Para sa akin, kahit ano pa yan, basta ikaw ay magdasal, tumawag ka sa Diyos, ma-celebrate mo pa rin ang maayos ang iyong arawan. Alam mo ninyo mga kaibigan, noong araw, pahirapan ang paraan ng panliligaw. Ang lalaki po noon ay dadaan talaga sa butas ng karayom para makuha lamang ang matamis na oo ng kanyang sinisinta o ng kanyang iniibig. Alam ba ninyo ang style ng araw? Yan bang pagbibigay ng bulaklak, pagpapadala ng sulat o ng lihab sa koreo, minsan pakikiabot na lamang. At yung iba naman, naghaharana. So iba-iba po talaga yan, yung style ng panliligaw ng araw. At maaari po magsimula ang pagligaw sa pagpapadala ng lihab o kaya ng sulat para sa nagugustuhang dalaga. Naglalahad ito ng kanyang pagsinta. Yung bang, kumbaga sa Makata, parang panahon ni Balagtas na tinutula niya yung kanyang pag-ibig at mga pinapangako yung buwan at kung mga kung ano-ano pa. Yan ay pinapangako ng mga binatang nanliligaw nung araw. At syempre, minsan, naghaharana din yan sila, kumakanta yan sila ng mga maromantikong kanta. Hinaharana nila sa harap ng bintana ng bahay ng dalaga. Pero hindi rin po doon natatapos. Halimbawa namang nagkagustuhan na sila, aba, eh kinakailangan pa rin manuyo ng binata sa mga magulang ng kanyang sinisinta. Nandyan yung mag-iigib ng tubig, magsisibak ng kahoy, at kung ano-ano pa kulang na lang magpaalila doon sa magulang ng kanyang sinisinta.
yun naman po, eh, para sa mga magulang ng dalaga, kinikilatis lamang nila ang lalaking magiging kabiyak sa puso, ng puso ng dalaga nila. So, syempre, gusto nilang malaman kung ito ba'y masipag, kung ito ba'y kayang buhayin ang kanilang anak. So, yan po ang style ng mga panliligaw noong araw na malayong malayo sa panahon ngayon. Game of love. Dahil panahon ngayon ng pandemya, masama ang loob ng ating bida kasi hindi na matutuloy yung pinangarap niyang debut. Pero ang hindi niya alam, kahit walang handaan, eh sinurpresa pa rin siyang batiin ng kanyang mga kapatid at ng kanyang mga magulang. Kaya naman labis ang kaligayahan na naramdaman ni Ate Sky, lalo pa nang napanood niya sa kanyang social media ang pagbati sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Pati na rin nung binati siya ng kanyang crush na si John. Naku, kinikilig talaga ang ating bida. Kasi simula pa noong mga bata sila, eh crush na talaga niya si John. At kaya niya nga pinangarap na magkaroon ng party o magkaroon ng debut para magkaroon ng pagkakataon na makasayaw niya si John at nang maipadama niya na mahal niya ito. Pero alam niyo ba, may kasabihan, ano, kung mahal mo isang tao, ipakita mo. Huwag kang, yung parang nag-upload ka ng picture mo sa Facebook, tapos eh, ipa-private mo lang pala. No? So, naintindihan na ninyo yun. Dapat, ipadamo, sabihin ninyo na meron kayong damdamin. Pero, paano mo maipadarama ang iyong damdamin sa panahon ngayon? Next week po, alamin natin kung ano ang mangyayari sa mga nakakakilig na eksena sa makabagong serye dito sa ating programang Game of kung ano man ang ating
Happy birthday, Sky. See you soon. I miss you.